Dear Lady Love TV. Magandang araw. Isang matapang at matipunong lalaki ang nagligtas sa babae mula sa tiyak na kapahamakan. Nahuhulog siya at nagnanasa pero may lihim na matutuklasan sa lalaki. Narito ang kwentong aming hatid na pinamagatang Desire and Love, My Police Officer. Tunghayan na po natin ang unang bahagi. Araw ng Biyernes, alauna ng hapon. E naantok na ako. Reklamo ni Niana sa kanyang kaibigan na si Ana. Ah, mabuti pa'y umuwi na tayo. Baka wala na tayo masakyang tricycle. Mamaya na, tanggi ni Ana. Halata nag-enjoy pa to sa pakikipag-inuman at papakipagsayaw sa kanilang mga kasamahan sa trabaho. Off mo naman ngayon, hindi ba? Kaya nga gusto ko nang umuwi eh, para naman makatulog ako ng matagal-tagal. Katwira naman ni Niana. Bilang cashier sa grocery, matatagpuan sa mall. Nakakaupo lang sila kapag break time at lunch time. Isang araw lang sa isang linggong off. Kaya ginugugol niya iyon para makapag-relax at makatulog. Hay naku! Bumuntong hininga si Ana bago pinatirik ang mga mata sa kisame ng bar kung nasaan sila. Mag-enjoy ka naman ng konti. Kapag walang trabaho, nasa bahay ka lang, paano ka magkaka-boyfriend niyan? Oo nga naman, Nia. Pagsang-ayon naman ni Peter, ang kasamahan nila na siyang may birthday. Si Peter, ang event supervisor nila. Naging magkaibigan sila dahil magkakasabay sila mag-apply at natanggap sa mall. 3 taon na ang nakakaraan. Kung sinasagot mo na ba ako eh, di may boyfriend ka na agad sana. Ayoko nga sa'yo no. Diskumpiyado ako sa sexual preference mo, loko ka. Sagot niya, dahilan para makapagtawanan ng kanilang mga kasama. May pagka effeminate kasi si Peter kahit hindi naman talaga ito bakla. Ayaw ni Niana ang mga ganoong klase ng lalaki. Ang gusto niya ay yung mga barako, katulad ng tatay niyang sarhento. It's your loss. Tumawa si Peter bago uminom ng beer. 6 sila nagse-celebrate ng birthday ng lalaki. Naroroon ang isa pang supervisor sa grocery na si Chito at ang mga kaibigan ni Peter na sina Anjo at Carla. Chito, ihatid mo ba kami mamaya? Tanong ni Ana. Baka wala na kami masakyan ni Niana. Naku, iniwan ko sa bahay yung kotse ko. Magta-tricycle lang ako pa uwi. Sagot ni Chito. Namumungay na ang mga mata nito. May tama na ako. Kahit dala ko ang kotse ko, hindi ako makakapag-drive sa ganitong kondisyon. Wala akong death wish. Gusto ko pang mabuhay ng matagal. Napangiti naman si Niana. May common sense ka naman pala kahit paano. Siyempre, sagot nito. In that case, umuwi na tayo nang huwag tayong umagahin dito. Sabi niya nang balingan si Ana. Maya-maya ay tumayo siya mula sa silya. Mauna na kami Ana sa inyo. Pete, happy birthday. Niana naman eh. Nakanghusong pumiksi si Ana, pero tumayo na rin ito at napilitang magpaalam. Inihatid sila ni Chito sa labas ng bar. Pagkalipas ng 5 minuto at wala pa ring tricycle o taxi na dumaan, ay isinuhesto ni Chito na pumasok na lang uli sila sa bar. Lakarin na lang natin hanggang sa main road, suggestion ni Ana. Mas mabilis tayo magkakasakay doon. 4 na kanto lang naman yung layo nila sa main road, kaya pumayag siya sa sinabi ng kaibigan. Nagsimula na sila maglakad. Nakalagpas na sila sa 2nd kanto nang may lumikong kotse na nanggagaling sa main road papunta sa direksyong kanilang pinanggalingan. Hindi nila pinapansin na lampasan sila niyon, pero nagulat na lang sila nang biglang mag-U-turn ang sasakyan at umagapay iyon sa kanilang paglalakad. Maya-maya ay bumaba ang mga binata niyon. Hi mga miss! Nakangiting bati sa kanilang lalaki sa backseat. Sa tulong ng ilaw sa poste, nakita ni Niana ang 2 pang lalaking katabi nito. Gusto niyo bang ihatid namin kayo? Bumilis ang pagkalabog ng kanyang dibdib. Si Ana ay napakapit sa kanyang siko. Kinalma niya ang sarili. Saka nagsalita, hindi na, maglalakad na lang kami. Salamat. Saan ba kayo umuwi, miss? Tanong uli ng lalaki. Hindi agad siya nakasagot. Naisip ni Niana na kung bigla silang tatakbo ni Ana ay baka lalong ma-challenge ang mga lalaki at habulin sila. Pero problema rin kung mananatili lang sila roon dahil baka kung ano ang gawin ng mga lalaki sa kanila. Delikado ang sitwasyon nilang magkaibigan.
Diyan lang kami sa kanto, sagot niya. Mukhang wala pa rin balak na umalis sa mga lalaki, kaya lalo siyang kinabahan. Nararamdaman niyang tense na rin si Ana dahil halos mamanhid na ang kanyang braso sa diin ng pagkakakapit ng kaibigan doon. Binilisan nila ang paglalakad. Miss, sigurado ba kayong ayaw niyong magpahatid? Wala nang gaanong sasakyan sa ganitong oras, nakangiting sabi ng lalaki. Kahit hindi masasabi ni niya na napangit ng lalaki, sa kung anong dahilan ay kinikilabutan siya sa nakikitang paraan ng pagngiti nito. Okay lang kami, salamat na lang talaga, siguradong sagot niya. Sa wakas ay nakarating sila sa dulo ng isang kanto. Pero sa halip na umalis, ay biglang tumigil ang kotse sa kanilang unahan at mabilis na bumaba ang limang pasahero niyon. Bago pa sila tuloy ang ma-corner, ay hinila ni Niana si Ana. Tumakbo sila pabalik sa direksyong kanilang pinanggalingan. Nagtawanan at tumakbo rin ang mga lalaki para habulin sila. Parang nasiyahan ng mga ito sa ginagawa nilang magkakaibigan kaya lalo siyang kinakabahan. Ano magagawa nila ni Ana na laban sa mga lalaki? Malaking tao at malapad ang kahan ng mga lalaki. 5'4 lang ang height niya at di hamak na mas mababa at mas maliit ang katawan ni Ana kaysa sa kanya. Bilisan mo, malakas na sabi ni Ana sa kanyang kaibigan. Ayaw sana niyang bitiwan si Ana pero napakabagal nitong tumakbo. Kung hindi sila bibitiw sa isa't isa, eh sigurado siyang maaabutan sila ng mga lalaki at mapapahamak sila ng tuluyan. Isang tili ang bumasag sa katahimikan ng hating gabi, kasabay ng biglang pagbibitiw ng mga kamay nilang magkaibigan. Napahinto siya sa bailingon. Nakita ni Niana na dakmanan ng isang lalaki ang braso ni Ana. Pagkatapos isinunggaban din ito ng isa pang lalaki at saka hinila pa sakay sa kotse. Kahit alam ni Niana na katangahan ang kanyang gagawin, bumalik pa rin siya at pilit inabot ng kamay ng kanyang kaibigan. Itinuro sa kanya ng tatay niya na magkakaibigan ay hindi nag-iiwanan sa gitna ng panganib at kagipitan at iyon ang kanyang gagawin. Nahawakan ni Niana ang kamay ni Ana pero nadakma rin ng isang lalaki ang kanyang braso. Sa kabiglaan inabitiwan niya ang kaibigan. Pilit na hinihila niya ang kanyang braso mula sa pagkakahawak ng lalaki. Nakawala siya mula rito. Ang tanging pag-asa na lang ay kung may darating na tao at makakahingi siya ng tulong. Bago pa uli siya madakma ng isa pa sa mga lalaki, ay nagtatakbo na uli siya. Habulin niyo, bilis! Sigaw na lalaking sumakay sa passenger seat ng kotse. Yana! Sigaw ni Ana. Nang lumingon siya ay nakita niyang ipinapasok na ng mga lalaki ang kaibigan sa sasakyan. Lalo siya nakaramdam ng takot, kaya binilisan pa niya ang pagtakbo. Kung makakarating lang agad siya ng bar, ay makakahingi siya ng saklolo sa mga tao roon. Na may makasalubong siyang sasakyan ay hindi siya huminto sa takot na baka kasamahan ng mga lalaki ang nakasakay doon. Sa halip ay lalo pa niyang binilisan ang pagtakbo. Lumiko si Niana sa sumunod na kanto. Nang ma-realize na hindi yun ang kanto papunta sa bar, ay napaiyak siya. Sa susunod na kanto pa pala siya dapat lumiko. Halos walang tao sa nalikuan niya at ang tanging nakabukas na establishment ay ang 24-hour fast food stand sa dulo ng kalye. Kailangan niya makarating doon para makahingi ng tulong pero hinihingal na siya. Parang pupulikati na rin sa mahabang pagtakbo. Sa kanyang muling paglingon ay nanlaki ang kanyang mga mata. Malapit na siyang abutan ng isa sa mga lalaking humahabol sa kanya. Bumelo siya para makatakbo ng mas mabilis pero bago niya magawa iyon ay may isang kamay na biglang dumakma sa kanyang braso. Napatigil si Niana at muntik ng mabuwal. Hindi siya makatili sa sobrang pagka-shock. Pinahirapan mo pa ako ha? Hindi alam ni Niana kung galit o nasisiyahan ang lalaki. Nanayo ang kanyang mga balahibo na makita ang mixed expression sa mukha ng lalaki. Lord, help me. Halika rito. Hoy, bitawan mo yan. Sigaw ng isang boses mula sa kanyang likuran. Napalingon rin roon ang lalaki. Nakita ni Niana na palapit sa kanila ang dalawang kasamahan ng lalaki. Pero ang sumigaw ay isang babaeng tumatakbo palapit din sa kanila. Hindi na siya nag-alinlangan sumigaw. Tulungan mo ako! Sigaw ni Niana sa babae. Tinanguan ang may hawak sa kanya ang mga kasama ng lalaki. Kayo nang bahala sa pakialamerang yan. Bago pa siya makapagprotesta, ay sinabunutan siya ng lalaki at hinila papunta sa isang madilim na eskinita sa tabi ng isang building. Nanlamig ang buong katawan ni Niana sa takot. Pero may natitira pa siyang lakas para magpumiglas. Wala siyang balak na basta na lamang sumama sa lalaki.
Naisip din niya kung ano ang mangyayari kay Anna kapag hindi niya ito natulungan. Pero gaya ng kanyang inaasahan, higit na mas malakas ang lalaki kesa sa kanya. Bitiwan mo ako. Anong gagawin mo sa akin? Saan niyo dinala yung kaibigan ko? Tanong niya na nanginginig ang kanyang boses. Patuloy ang lalaki sa paghila sa kanya. Huwag ka maraming angal. Sumama ka na lang kung ayaw mong masaktan. Napalingon sila nang may lumagubong na di kalayuan. Napasinghap si Niana nang biglang habulutin ng lalaki ang kanyang bag. Ni hindi niya naalalang daladala pala nila iyon. Akin na to. Pinasadahan siya ng tingin ng lalaki na parang tinandaan ang kanyang itsura. Saka mabilis na tumakbo papunta sa dulo ng eskinita. Sinundan na lamang ito ng tingin ni Niana. May isa pang eskinita roon. Malamang ay lagusan iyon papunta sa kabilang kalye. Habol ang hiningang napasandal siya sa pader. Napapikit siya ng mariin. Nakaligtas siya. Nasaan ang humahabol sa'yo? Napadilat si Niana at alertong napatingin sa nagsasalitang babae. Ito rin ang babaeng sumigaw kanina. Sa likod, sagot niya. Itinuro niyang eskinita sa likod ng building. Noon lang niya na-realize na nanginginig ang kanyang buong katawan. Doon siya tumakbo. Kinuha yung bag ko. Tumakbo ang babae papunta sa eskinita at sa isang iglap ay nawala ito sa kanyang paningin. Saka naman dumating ang isang lalaki. Miss, huwag kang matakot. Hindi ako masamang tao. Sabi ng mababang boses ng lalaki. Hindi ito lumapit ng husto sa kanya. Parang iniisip na tatakbuhan niya ito. Nasaktan ka ba? Umiling si Niana. Automatikong dumaustos ang kanyang katawan sa pader. Tinangay nila yung kaibigan ko. Nakita mo ba kung saan pumunta ang babaeng kasama ko? Tumakbo siya papunta rito kanina. Sabi nito na may pag-aalala sa tinig. Doon, tinuro niya ang eskinita. Medyo kalmado na siya. Sinundan niya yung lalaki. Muling lumitaw mula sa madilim na lagusan ng babae. Nakita ni Niana ang relief sa mukha ng lalaki. Rocky? Sabi nito habang nakatingin sa palapit na babae. Halatang naiinis ang babae. Tumawag ka ba sa presinto? Nakatakas yung isa. Nasaan ang dalawang kasama niya? Nandoon, sagot ng lalaki. Hindi na makabangon ang mga yon. Binalian ko ng balikat yung isa. Hindi ko pinuruhan yung binangga ko. Tinali ko na lang saka pinabantayan sa mga sekyo sa kanilang building. Parating na ang mga pulis. Nilapitan siya ng babaeng sa pagkakarinig niya ay Rocky ang pangalan. Kilala mo ba ang mga lalaking yun? Alam mo ba kung bakit kanila hinahabol? Umiling si Niana. Naglakad kami ng kaibigan ko pa uwi nang biglang may sumunod na sasakyan sa amin. Pinipilit kami sumakay ng mga lalaking nakasakay ron. Nang hindi kami pumayag ay hinabol nila kami. Hinila nila kami ni Anna. Nagpumiglas ako kaya ako nakatakas. Hinabol ako ng tatlo. Tinangay naman si Anna nung dalawang kasama nila sa kotse. Kumunot ang noo ni Rocky. At saka siya iginaya palabas ng eskinita. Unti-unti na siyang nakakalma sa presensya ng dalawa. May dala ba kayong mga importanteng bagay? Tanong nito. Wala. Hindi rin naman kami mayaman para ipakidnap. Birthday ng isang kasama namin sa trabaho kaya kami pumunta rito. Sabi niya, sabay buntong hininga. Paano na si Anna? Nag-aala lang sabi niya. Hindi sumagot si Rocky. Naiintindihan iyon ni Niana dahil hindi naman pulis ang mga ito. Ano nga palang pangalan mo? Maya-maya ay tanong niyon sa kanya. Niana. Niana Gonzales. Sagot niya. Maluha-luha siyang umiti. Tinulungan siya ng dalawa kahit posibleng masangkot sa gulo ang mga ito. Maraming salamat sa tulong mo, miss. Kung hindi dahil sa'yo, baka kung ano nang mangyari sa amin. Pwede ko rin bang malaman yung pangalan mo? Yes, I'm Rocky. Rocky Arellano. Pakilala nito sa sarili. Itinuro nito ang kasama. At siya naman si Briggs. Nagpasalamat din siya kay Briggs. Paglabas nila sa kalsada ay naroon na ang pulis at kasalukuyang dinadampot ang dalawa sa limang kidnappers. Nilapitan sila ng mga pulis pagkakita ng mga ito sa kanila. Ma'am, kami na po ang bahala sa kanya, sabi ng isang pulis kay Rock bago bumaling sa kanya. Ma'am, doon po muna tayo sa ambulansya. Napatitig si Niana kay Rocky. Para sa kanya ihulog ito ng langit. Tinanguan siya ng babae bago siya tuluyang sumama sa uniformadong pulis. Nalingunin uli niya si Rocky ay meron na itong katawanan na matangkad at matikas na lalaki. Then they hugged. Pinaupo siya ng pulis sa ambulansya.
Ma'am, maghintay-hintay ho muna kayo ng konti dahil kakausapin kayo din ni Sir. Tiningnan ng pulis ng lalaking kayakap ni Rocky at saka itong umiti. Siya po si SPO4 Marky Diaz. Patungkol nito sa lalaki. Ako nga pala si PO3 Go. May itinatanong lang din ako sa iyo ng konting detalye. Ibinalik ni Niana ang tingin sa unarmadong pulis. Bata pa ito. Siguro ay kaedad lang niya ang pulis. Sir, baka naman po pwede niyong hanapin yung kotseng tumangay sa kaibigan ko. Honda Civic yun ay team o navy blue para ang kulay niya. 15 minutes pa lang naman yung nakakalipas, baka hindi pa sila nakakalayo. Tumango ang pulis. Sasabihin ko kay Hepe pero hindi ko maipapangako mahahanap natin siya ngayong gabi. Malayo na ang mararating nila sa loob ng 15 minutos. Pwede ko bang kunin yung pangalan niyo? Tapos ikwento niyo na rin sa akin yung nangyari nung masabihan ko na na sir. Pagkasabi niyo yun ay naglabas si PO3 Go ng maliit na notebook at saka siya tiningnan. Parang hinihintay nito. Ang kanyang sagot. Mabilis na sinagot ni Niana ang mga tanong nito at kinuwento sa pulis na nangyari. Nag-excuse ito pagkatapos sa kanila pitan ang boss na kausap pa rin ni Rocky. Mukhang kinukuhanan din ang statement si SPO4, si Briggs at si Rocky. Sumulyap sa kanya si SPO4. Saka nito tinanguan si PO3 Go na siya namang kumausap sa ibang kasamahan ng mga ito. Nag-umpisang maghanda ng mga pulis ng isang mobile unit. Pagkalipas ng ilang minuto ay nilapitan siya ni SPO4 Diaz. Pinagmasan ito ni Niana. Matangkad ang pulis. Ang hula niya ay humigit kumulang sa 6 na talampakan ng taas nito. Moreno at maitim kung pumitig ang mga mata nito. Pumitlag ang kanyang puso at bila nagsalubong ang kanyang mga kilay. Pati yata sa pulis ay nangingilag na siya. Ako si SPO4 Marky Diaz, sabi nito sa kanya. Pasensya ka na kung pinaghintay kita. Hinahanap ngayon ang kotseng sinasabi mong sinakyan ng mga tumangay sa kaibigan mo. Huwag ka lang sanang mag-expect na mahahanap agad sila. Tumango siya. Naiintindihan ko. Inilalagay ko ang buhay ng kaibigan ko sa mga kamay niyo, sir. Sana naman po ay matulungan niyo siya. Hindi ito nangako pero sinalubong ni SPO4 Diaz ang kanyang tingin. Naramdaman ni Niana na parang higit pa sa pangako ang sinasabi ng mga mata nito. Ms. Gonzalez, alam kong pagod na kayo pero makakatulong sa investigasyon ang lahat ng pwede niyong ibigay na impormasyon sa amin. Magtatanong lang sana ako ng detalye at i-verify ang mga sinasabi ni PO3 Go. Mukhang haras na rin ng pulis. Siguro ay patapos na yung shift nito at mahigit 24 oras nang hindi natutulog. Gayon man ay pilit itong hindi nagpapakita ng antok. Tumango siya. Sige, anong gusto mong malaman?